Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Ayun, nasilip ulit tayo sa project natin dito mga boss sa Garden Villas. Dito pala mga boss sa first floor yung buong wall natin dito. Yung palitadahan na pala natin to mga boss. Boss, hanggang dun sa may likod na palitadahan na natin. Tapos itong yung existing na tinanggal natin na bintana, ayan, dito natin nilagay. Ayan, tapos dito mga boss, nag-start na rin tayo mag-CHB laying. Yung partition natin mga boss, dito sa laundry area tsaka dito sa may kitchen area mga boss. Ayan. Tapos yung dito mga boss, yung septic tank natin, ayan. Ito pala yung septic tank natin mga boss na nabuhusan natin kahapon. Ayan, same nung dating ginagawa natin mga boss. Inuuna muna natin yung flooring bago tayo nag-CHB laying paikot. Ayan, medyo nahirapan lang tayo dito mga boss kahapon kasi nga yung medyo malalim yung hukay natin dito at tumitibag yung mga lupa sa gilid niya. Kaya medyo nahirapan tayo mga boss. As in, tadaan na pala natin to ngayon mga boss. Itong septic tank natin, ayun. Inabangan na pala natin ng mga dawel mga boss para dun sa buhos niya is nakakonect yung latag ng bakal ng slab natin para dito sa CHB laying natin paikot mga boss. Laki pala ng magiging septic tank natin dito mga boss is 1.5 meters by 2.5 meters mga boss yung laki. The same nung ginawa natin dun sa kabilang unit mga boss. Magiging tatlo yung partition na ito mga boss dyan sa loob. Ayan, pakita ko na lang sa inyo mga boss once na natapos na nating asintadahan to mga boss. Tapos dito mga boss sa second floor natin, itong hagdan pala natin mga boss. Ayan, last time na update data natin mga boss is ito, inaayos natin tong hagdan. Ngayon pala mga boss is okay na siya na. Nalapatan na rin pala natin mga boss ng primer. Ayan, na-primeran na natin pati itong mga channel bar natin dito mga boss sa may attic area natin. Ayan, apply na rin natin ng primer. Yung dito mga boss sa may attic area natin, ito palang sahig natin mga boss sa attic area, itong cement board natin is na-screw na rin pala natin ito mga boss. Ayan, natornilyohan na rin natin itong buong area. Ano na ito mga boss, nakapix na. Gamit pala natin dito mga boss na screw isa, yung 1 1/2 na metal screw mga boss gamit natin. Tapos yung slab pala natin dito mga boss, ayun, last na update din ata natin mga boss is ganito na to. Buhos na lang yung kulang. Ayan, may kasi may hinihintay pa tayong permit para dito para mabuhusan natin to. Itong third floor natin mga boss. Mamaya pala mga boss is mag-layout tayo dito ng para sa linya ng electrical natin dito mga boss sa third floor. Hindi kasi muna natin to mga boss ginagalaw itong area na to. Tsaka yung dito sa part na to kasi may hinihintay pa tayong permit para. Tapos mga boss, yung dito pala mga boss sa isa nating project dito sa Garden Villas mga boss is nag-start na rin pala tayo dito mga boss maghukay dito sa extension natin. Ayun, ito pala mga boss isa pina-additional nung may-ari yung magiging bakod natin dito. Dito sa extension sa gilid tsaka yung extension natin mga boss dito sa likod. Ayan, ito yung in-additional na gagawin natin dito mga boss sa unit na to. Meron na tayong mga hukay dito mga boss. Kung mapansin natin is kompleto na. Yung hukay natin doon sa dulo hanggang dulo is kompleto na yung hukay natin hanggang doon sa may front natin mga boss. Ayan, gassemble na rin tayo ng mga poste na gagamitin natin dito. Ito pa lang gagawin natin dito mga boss is hindi siya hindi ito abang para sa kung sakaling ipapa second floor ito nung may-ari. Isa hindi pa to yung abang muna. Kaya yung laki ng hukay natin dito mga boss, yung magiging parilya natin dito mga boss, 80 by 80 yung laki ng magiging pundasyon natin dito mga boss. Tapos yung lalim nito is 80 cm din siya mga boss, yung lalim nito. Pero dito sa side na to mga boss is almost 1 meter to kasi nga is pataas yung dito sa part na to. Yung doon is pababa. Kaya yun doon is saktong 80 cm yung butas natin doon. Tapos dito is almost 1 meter na rin yung lalim na itong hukay natin dito mga boss sa may likod. Tapos yung lalatagan ng CHB natin mga boss is ayan, nakabang na rin. Diretso na yan mga boss dito sa kabila. Yung dito naman mga boss sa loob na ginagawa natin,
Ayun na, continuous pa rin tayo mga boss para dito sa tiles natin, sa toilet natin. Ayun, tapos nakapag-start na rin pala tayo mga boss sa dito sa may flooring natin. May kulang pala tayo ditong tiles. Ayun na, bibilin muna natin yung kulang para maitapos na natin yung toilet natin dito mga boss sa first floor. Dito naman mga boss sa second floor natin. Ayun, nakapag-assemble na pala tayo ng railings dito mga boss. Napinturahan na rin natin ng black. Kung ano yung pintura natin dito, so yung existing na pintura sa railing dito na existing is same na rin siya mga boss. Ayun. Medyo nahirapan lang tayo dito mga boss mag-assemble na itong railings is kasi nga yung hagda natin dito is medyo matarik siya. Ayun. Pero ayun, ano, nakuha na naman natin ng layout na maayos. And almost the same siya dito mga boss. Pinarehas natin dito sa existing na railings. Ganun din yung ginawa natin dito mga boss. Ayan. Ganito na yung design na ginawa natin. Ganito na siya sa taas mga boss. Ayan. Ayan. Nakompleto na natin ito mga boss. Ito yung railings natin. Pero ano ito mga boss ha? First coat pa lang tayo dito ng pintura, ayan, si second coat pa natin to, itong pinakang railings natin. Yung mga planks pala natin dito mga boss is nihintay na lang natin yun i-deliver, na order na pala natin yung planks tsaka yung pinto natin dito sa second floor. Ito naman mga boss sa may toilet natin dito sa second floor, ayan, nakapokus na nga tayo naman dito sa second floor. Pababa na tayo mga boss. Yung kisame pala natin dito mga boss sa toilet natin is ayan, start na tayo dito magpintura nitong kisame natin. Ayun, tapos na waterproofing na rin pala natin 'to mga boss. Yung binakbak natin dito na idadrop natin para sa shower area mga boss. Ayun mga boss, magandang hapon sa inyong lahat. Yung septic tank pala natin dito mga boss. Ayun, natapos na pala natin mga boss. Sintadahan, ayan. Sunod na natin dito mga boss is papalidadahan natin 'to bukas. Bago natin na islab itong buong septic tank mga boss. Tapos yung dito mga boss, yung sa wall natin dito sa partition, dito sa kitchen area, tapos sa may laundry area. Yan ha, ayan, pinapalitadahan na rin natin mga boss. Ayan. Tapos yung heater natin dito mga boss is nabuhusan na rin natin. Yan, yung bintana pala natin dito rin mga boss sa may hagda natin, yung nilipat natin. Ayan, okay na rin to mga boss, na ilipat na natin. Tapos natakpan na rin natin itong pinagtanggalan natin ng bintana. Tapos yung dito mga boss sa may third floor natin, nakapag-abang na rin pala tayo dito mga boss ng mga PVC pipe natin, junction box natin para dun sa magiging ilaw natin sa second floor. Tapos yung mga outlet natin dito mga boss sa may third floor natin mga boss, itong bubuhusan nga natin. Ito mga boss, by next week mga boss, ayun, sana mabuhusan na natin to. Mga boss, sa kabilang unit na ginagawa natin, nakapagtayo na tayo ng bakal ng magiging poste natin mga boss dito sa may side na to. Ayan, tatlong poste na yung naitayo natin. Ayan, ang ginamit pala natin dito mga boss na bakal is 6 na 12mm. Tapos yung anilyo natin mga boss is 10mm pa rin siya mga boss. 10mm, tapos naka 135 degree pa rin mga boss yung mga anilyo natin. Kung ano yung ginagawa natin sa normal na bakal ng poste natin mga boss is ganun pa rin. Yung mga space din natin dito mga boss, yung space natin sa anilyo natin, ganun pa rin. Tatlong 3 cm, tatlong 7 cm, tatlong 10 cm, tapos yung the rest mga boss is 20 cm na. Ayun, ganun pa rin siya mga boss, hanggang dito siya mga boss sa dulo. Ganun pa rin yung mga spacer natin kahit. Tapos yung parilya din natin mga boss is 12mm din yung ginamit natin na parilya. Bukas is dito naman mga boss ang itatayo natin, pati yung dun sa may kanto. Sabay-sabay natin to mga boss sa bubuhusan. May nakabang na rin tayo mga boss na mga parilya. Ayan, tapos ayun, nag-assemble pa rin tayo ng poste natin. Ayan, bukas mga boss, sana maitayo natin to lahat para at least is mabuhusan na rin natin. Tapos yung dito mga boss, yung tinatiles natin dito na toilet natin sa first floor,
Ayan, almost tapos na siya mga boss. Ito na lang part na to. Tsaka to mga boss. Ayan, nagkulang kasi yung tiles natin kanina mga boss. Pero nakompleto na natin, nakabili na rin tayo nung kulang natin na tiles dito. Ayan, siguro bukas is matatapos natin to. Ito namang sa flooring natin mga boss is tapos na. Ito nga pala mga boss, nag-drop din tayo dito sa may shower area kahit medyo maliit yung area. Pero din-wrap pa rin natin to mga boss. Yan, ito na yung full na design ng tiles natin mga boss. Ayan. Mga boss, sa second floor, nagre-retouch na pala tayo mga boss na itong mga wall natin. Mga kailangan pa nating i-retouch. Ito yung in-adjust nga natin na pinto. Ayan, napahira na rin natin ang scheme coat mga boss. Ayan, ito na yung tinatrabaho natin ngayon mga boss pa sa mga painting natin dito sa second floor. Ayan, tapos yung dito, ayan, na-retouch na rin natin mga boss. Ayan, napahira na rin natin ang scheme coat. Itong sa may toilet natin. Ayan, dito naman mga boss sa second floor, full paint na lang tayo dito mga boss. Tapos yun nga, yung dinrap natin na shower area. Ayan, yan na lang rin yung gagawin natin dito, itatiles. Dito naman mga boss is pintura na lang. Dito sa hagda natin. Nagkulang kasi yung pintura natin mga boss kaya hindi na continuous ito ngayong araw. Bukas is bibili tayo ng pintura para dito is matapos na para yung planks na lang pagdating is i-install na lang natin yung planks natin mga boss. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan muli, maraming salamat mga boss sa inyong lahat. Ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.